Kas tulad na pagbalot sa'yo pagabi. So yan na po nga, yan na po ang ating giniling, no, sa ating lumpia. So yan po, nilimix na po yan, niluto na po na yan ang ating kusinira. So yan po ang ating, yan po ang ating nilagay sa ating lumpia, lumpia Shanghai. So yun mga simpater, so yan, titimplahan po yan. Lalagyan po yan natin ng asin at magsisara po, dipindi na sa orbit chain, dipindi na po sa inyo. So, before tayo magluto ng lumpia Shanghai mga simpater, so dapat lutuin muna natin ang kanyang sangkap para sa lumpia wrapper. So ito pong lumpia wrapper. Yan po ang lumpia wrapper yan. So dyan po ilalagay yung ating luto na giniling na baboy. Meron pa po yung carrots at patatas. So special din ang ating lumpia. Diba? Yan, yan po ang lumpia wrapper. Giniling na baboy. At ito ang ating carrots at patatas na hiniwa. So yan po ang ating patatas at carrots. So ilalagay na po natin sa giniling na baboy. Yan. Yan, so i-mix natin yan. Yan mga sipater. So simple lang po ang paggawa ng ating lumpia Shanghai mga sipater. Simple but incredible but masarap. It's yummy. Yan, mix natin yan ng konti. Yan, i-mix lang po natin yan. Pagkatapos yan, itimplahan yan. Tapos tikman. Pagkatapos kung okay na, ayun. I-wrapper na siya sa ating lumpia. Lumpia wrapper. Ibalot? Ibalot na po siya sa ating lumpia wrapper. Ibalot na po siya. Kas tulad na pagbalot sa iyo pagabi. Sana maintindihan niyo ang ibang mga lingwaya kasi ang ibang lingwaya parang ang lalim na. Hindi kasi tayo magaling sa magtagalog eh. Yung Tagalog natin kinawat lang natin sa Google. A few moments later. So yun mga sipater, so natimpla na po na luto na po yung ating ginaling na baboy na para sa ating lumpia rapet. So yan po. Yan ginawa na po yan, yan, yan po. Inikot-ikot niya po ang lumpia wrapper. Yan. Tapos ilagyan po ng tubig. Yan. Para po ay kakapit siya. Ito na po ang tapos na po. Yan na. Yan. So, simple lang po ang lumpia natin mga sipater. Ang liliit. Pero ang lalaki ng gumagawa. Gago! Yun. Yun, kumakain pa. So, yun mga sipater. So, yan. 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 Oh, tingnan nyo. Yan. Yan po ang lumpia yon. Ang lilit, hindi siya malapad. No? Meron po yung malapad. Yan po ang regular size ng lumpia wrapper dito sa amin. Tapos inikot. So inikot. So yun, pinilo. Pinilo pa. Tapos ikutin ulit. Yan. Ikutin ulit. Sama sa pag-ikot sa akin. Na pinaikot mo lang. Pinaikot yan yung pilos. Yan. Ilagyan po ng tubig yan. Yan. Tapos yan, inikot. Yan po, tapos na po. So, yan. Hindi na po natin tatapos yan kasi mahaba na po kung tapusin pa natin yan. Yan po mga tapos na po. Yan. So, yan po. Yan. So, kinain pa. Yan. Timplado naman siya. So yun again, paulit-ulit na yan mga sipater. So paikot-ikutin mo lang yan. Katulad din niya, dapat kung hindi ka dito, paikot-ikutin mo lang siya. Katulad din yan ng lumpia. Pinaikot-ikot ka lang. So yun mga sipater. So yun, hindi natin tatapusin yun. Basta yun lang gagawin nyo. Yan, kasi kung tatapusin po natin yan, parang maabotan tayo ng siyam-siyam. Hindi tayo kaabot ng walo-walo. Kaya yun. Yan lang po, yan, 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 yan. Lagay nyo yan sa lumpia wrapper. Tapos ikot. So yun mga sipater, no. Tapos na po ang ating lumpia Shanghai. Yan po. Ba't po tinawag po itong lumpia Shanghai? Kasi po, tinawag po itong lumpia Shanghai kasi ang naggumawa po nito, ang nagunang gumawa po nito ay ang mga Shanghai. Magaling kang kupal ka. So yun mga sipater, no. Tapos na po tayo sa paggawa ng lumpia Shanghai. So sana po nagustuhan nyo po yan. So yun lang po, simple lang po. So first po ay gagawin nyo po yung giniling na baboy. Gigisahin nyo po. Tapos yung patatas at carrots, yung napakita ko po sa inyo. Tapos i-roll nyo po sa wrapper, sa lumpia. Tapos i-roll mo lang po at ikutin mo. At yun, palagyan mo ng tubig para mapipilit siya po. So papakita ko po sa inyo, para po kumapit siya po. At papakita ko po sa inyo kung paano po magluto niya. So ito, ilaw pa po yan. Di pa po yan luto. Pakita ko po sa inyo yung last part na pagluto ng lumpia Shanghai mga kasipater. So yun. 1:37 later. Yun mga kasipater, so yun, nilagay na po yun ng ating lumpia Shanghai sa mantika na
tinainit natin yung mantika, yung kumukulo ng mantika mga sipater yan po. So yan lang po ang gagawin natin mga sipater. Pagkatapos nyan, baliktarin lang natin yan. Yan po, nagkukulay brown na po siya. Yan, binaliktad na po siya. Dapat po mga sipater, yung kanyang mantika dapat nakalubog talaga yung ating lumpia Shanghai. Kasi pag maliit yung mantika mo, hindi po nakalabad yung nakababad yung lumpia Shanghai. Parang ang pangit tingnan mga sipater at hindi siya maluluto ng tama mga sipater. Ngayon, nakita ko sa inyo, marami talagang mantika nilagay, yung nakababad talaga yung lumpia Shanghai. Yan, hintayin lang po na yan natin ng ilang minuto. Ang iba, nagbrown na siya. Nagkukulay brown na siya. Yan, baliktarin mo na lang ulit. Yan. Hanggang maluto po ito, maluto siya. Yung mga sipater, so luto na mga sipater, nagkukulay brown na siya mga sipater yan po. Yan, kinuha na po siya natin sa mantika yan. Dapat gagamit po kayo ng screamer mga sipater ha. Yung screamer yan, para yung mantika niya maglaglag, para hindi siya masasama. Ayan, palitan natin ulit. Yan po mga sipater, so marami po tayong lutuin yun. Kaya yun lang mga sipater. Simple lang talaga mga sipater ang pagluto ng lumpia Shanghai. Yan, hindi lang siya madali, hindi lang siya talaga matagal mga sipater. Kasi luto na yung nilagay natin sa lumpia, yung giniling na baboy at yung patatas at carrots. Yung atin ay ang rougher na lang lutuin. Yan, nagbabrown na siya. Ayan mga sipater, kita nyo naman. So yun lang mga sipater, so sana nagustuhan nyo po ang ating pagluto ng lumpia Shanghai mga sipater, no? Hindi pa talaga yan natatapos kasi marami pa itong lutuin natin. So hindi lang po natin yan tatapusin, kaya yun lang ipapakita ko sa inyo. So yun lang gawin nyo, step by step lang mga sipater sa pagluto ng lumpia Shanghai. Pag nagbabrown na siya, huwag nyo lang yung tatagalin sa mantika kasi mamapaig yan or kaya baka ma-overcook yan mga sipater pag matagalin nyo yan sa mantika. Yan, tingnan nyo, yan luto na po yan mga sipater. Yan, yung color na yan. Yan, hindi lang ilang minuto lang. Diba? Yun, yan. Baliktarin mo na rin. Tapos baliktad yan. Kunin mo na rin. So yun mga sipater, no? Tapos na po tayo sa pagluluto ng lumpia Shanghai mga sipater. So simple lang, step by step mga sipater, yun lang gagawin nyo. Kaya yun lang napakita ko po sa inyo, napashare ko sa inyo yung lumpia Shanghai mga sipater, kung paano magluto ng lumpia Shanghai mga sipater. So yun lang, bumili kayo ng giniling na baboy at saka bili kayo ng carrots, patatas, depende rin po sa inyo kung ano karami yung patatas at carrots, depende rin po sa inyong lulutuin mga sipater. So yun, chachapin nyo, iwiwan nyo po yung carrots na maliit at patatas, tapos i-mix nyo siya, igisahin nyo po at tapos pagkaluto, igisahin nyo po yung patatas at carrots at yung giniling, so timplahan nyo po at tapos lagyan nyo po ng seasoning mga sipater. Tapos pagkaluto niya, i-wrap nyo na po sa lumpia wrapper mga sipater. Tapos i-roll mo lang. Pagkatapos mag-roll, gigisahin nyo po. Nang hindi naman masyadong matagal mga sipater. Yun lang mga sipater, hindi ko na po ipapakita sa inyo yung lahat ng lutuin namin. Yun lang step by step lang mga sipater. Madalian lang po yung ating pagluto ng lumpia Shanghai mga sipater. Kaya sana po nagustuhan nyo po ang ating content ngayon, ating vlog mga sipater. At kung bago pa po kayo sa ating video mga sipater, huwag nyo pong kalimutan mag-like, share and comment mga sipater. Kung meron po kayong mga katanungan at meron po kayong mga ipa-shoutout mga sipater, comment sa ating description below. At para hindi po kayo mabitin sa ating video, para update po sa ating mga bagong video mga sipater, huwag niyo po kalimutan just click subscribe, click the bell button and select all mga sipater para update po sa mga bagong video na i-upload na mga susunod na video, para hindi ka mabitin mga sipater. Kaya hindi ko na po pabain pa